and grew the business. Ang Davao-based businessman na si Dennis Uyang may-ari ng isa sa mga kumpanyang kabilang sa provisional new telco player sa bansa, ang Mislatel Consortium. Joint venture ito ng Udena Corporation at Chelsea Logistics Holdings Corporation ni Uy at ng China Telecoms, ang isa sa pinakamalaking telecommunications company sa China. May-ari rin si Uy ng isang bake shop, isang kumpanya ng langis, hospitality and culinary school, at franchise sa bansa ng isang malaking convenience store. Si Uy rin ang isa sa pinakamalaking campaign contributor nang tumakbo si Pangulong Duterte noong eleksyon 2016. Umabot ang kanyang contribution sa 30 million pesos. Sa gitna nito, dumistansya ang Malacanang sa pagkaka-award sa kumpanya ni Uy bilang third telco player at tiwala sila sa ginawang bidding process. I think it's a baseless assumption because given the character of this president, it's far-fetched. As we all know, relationship, alliances, friendship do not matter with this president. What matters to him is you follow the law and I'll be with you. You don't follow it and I'll be against you. Gait naman ng DICT o ng Department of Information and Communications Technology. Itong selection process was very objective, transparent. At itong highest committed level of service, ang naglalagay ng point yun, hindi tao, computer. Pero may agam-agam ang ilang senador sa third telco dahil kabilang sa Mislatel Consortium ang China Telecoms. Baka raw kasi makompromiso ang mga isyong pangseguridad sa bansa, kaya dapat itong busisiing maigi. Pero para kay National Security Advisor Hermogenes Esperon, I agree na laging titignan natin yung security ng ating communications, and that's really the reason why we are there. We have inputted the provisions for national security in the entry of the third main player. Maghahain pa ng motion for reconsideration ng Sear Telecom at PT&T na kapwa na disqualify sa bidding dahil sa kakulangan ng ilang dokumento. Sabi ng DICT, kung pagbibigyan sila ng selection committee, bubuksan ang mga isinumite nilang bid documents. Kung mas mataas ang financial commitment, internet speed at population coverage ng dalawa, may pag-asa pa silang manalo. Kung napagbigyan sila, bubuksan ngayon yung kanilang commitment. At kung mas mataas yung kanilang points kaysa sa itong naging provisional, eh siya, baka pa sila ang manalo, no? Sa pagpasok ng Mislatel Consortium bilang pangatlong telco, inaasahan daw nagaganda ang serbisyo sa bansa dahil sa kompetisyon. Pangako nila, mabibigyan ng cellphone at internet service ang mahigit 80% ng bansa sa loob ng 5 taon. At sa ikalawang taon daw nila, ang internet speed sa pinakamurang subscription package papalo sa 55 megabits o kasimbilis na ng mobile internet sa Singapore. So magkakaroon tayo ng competition sa pagtutok lang sa third telco, yung buong industriya natin ay mapapaganda natin. Kung sakaling hindi natupad ng Mislatel ang ipinangakong serbisyo, isa lang sa babawiin ng NTC ang 14 billion peso performance bond na isinumite para makasali sa bidding process. Ang Globe Telecom at Smart Communications kapwa ikinatuwa raw ang pagpili ng third telco sa bansa. Dahil daw rito, mas magiging masigla ang kompetisyon na ang magbebenepisyo raw sa huli ay ang mga consumer. Tina Panganiban Perez, GMA News.